Good morning po, Sir Ian. Yeah, good morning. Good morning, DJ. Yes po. Magandang umaga po, yeah. Sir Ian. Thank you for being on the show. Kasama po ang grupo ninyo, maging ang ilang pang mga environment advocates po natin sa panawagan para nga sa urgent action mula sa Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyernong ito, natugunan na itong climate crisis po na nararanasan natin ngayon. Sa tindi po ba talaga ng init, maging sa epekto nito, hindi lang po sa ating agriculture sector, maging sa tao mismo. Is it about time na ideklara na natin na mayroong climate emergency dito po sa Pilipinas? Yes, tama, DJ, it is really about time, and in fact it's long overdue na dapat nagdeklara ang Philippine government National Climate Emergency. So tinatawag naming National Climate Emergency dahil may mga cities and municipalities and even provinces ay nagdeklara ng climate emergency. Ang inaantay na lang natin is a national declaration coming from the national government. At bakit binanggit ko na it's long overdue? Dahil sa way back 2018, globally ni-raise na itong panawagan ng papatindi ng papatindi at bumibilis yung pag-init ng ating daigdig. Ito yung nilabas na special report ng Intergovernmental Panel on Climate Change noong 2018. Dahil nakita nila na hindi lang umiinit ang ating daigdig, kundi lalong bumibilis ang pag-init. At nung study na yan, sinundan pa ng maraming study ng IPCC, ito yung assessment report na number 6, na binanggit nila na kung hindi matugunan itong pag-init ng daigdig ng mabilisan, ay we will experience yung tinatawag na mga frequent heat waves sa iba't ibang parte ng daigdig. Mm-hmm. And this is now what we are experiencing. In fact, this is not the this is one of the worst na El Nino na naranasan natin ngayon, DJ. Mm-hmm. Ito po bang climate emergency na sinasabi niyo po noong 2018 pa niyo ipinapanawagan? Ano nga po ba ito? At anong magandang epekto nito sa pagtugon natin sa climate change problems po ng ating bansa? Kapag ang gobyerno ay nanawagan ng climate emergency, ay nilalagay niya sa sentro, no? Sa gitna, no? Ang pagtugon ng mga epekto ng climate change. Maliban doon ay ilalagay niya din dapat mabigyan ng karampatang budget para sa response ng impacts ng climate change. Itong panawagan ng climate declaration or climate emergency ay hindi lang ginagawa dapat gawin ng Pilipinas, but there are already more than 2,000 na mga tinatawag na mga governments na nananawagan. Now, ano bang kahalagahan nito? Yun ang sinasabi ko na it's putting front and center ang ginagamit addressing climate emergency at yung lahat ng mga policy, programs, and planning ay ina-address yung climate impacts. At pangalawa, no, ito yung pangalawa, this is very, very important as based on science, nilulugar din dito na dapat tugunan na ang reduction ng paggamit ng fossil fuel. Dahil sa ito yung dahilan bakit nagkaroon tayo ng global warming. Ang sabi ng IPCC, babalik ako doon sa grupo ng mga scientists, mga 2,000 scientists ito, sa buong daigdig, ay dapat mag-peak na ng paggamit ng fossil fuel use by 2025 para hindi tayo lalampas, no, ng 1.5 degrees average global temperature at the end of the century. Ngayon ay nasa average ng 1.1 na tayo, DJ.
ng pag-inis ng ating daigdig. So basically yung pagdedeklara po ng climate emergency para mas maging para mas matugunan ng mas maagap ng gobyerno. Ito nga pong problema natin sa climate change. Pero sinabi na rin naman po sa ilang pahayag ng pangulo ano, nakasama itong climate crisis sa isa sa mga prioridad ng administrasyon. Hindi po kumbaga hindi masyadong agree itong inyo pong grupo doon sa mga binabanggit ng pangulo na kasama ito sa concern, hindi niyo po nakikita yon base doon sa mga actions po ng gobyerno natin? Sinasabi ng gobyerno na tinutugunan itong impacts ng climate change. Ang question dito ay paano siya tinutugunan? Di ba yung sinabi ko kanina, ang science nagsabi na immediate reduction of the use of fossil fuel to reduce the greenhouse gas emission. Hindi naman natutugunan ng Philippine government yan eh. For the past decades, yung sentro pa rin ng paggamit ng sources ng ating energy ay naka-sentro pa rin sa fossil fuel. In fact, nung nilabas ng Department of Energy ang itong Philippine Energy Plan, it plans to expand the use of fossil fuel lampas ng 2040 at ang fossil fuel sa energy mix will be more than 60%. Oh, lalong magdadagdag tayo ng greenhouse gas emission at pinapatindi yung pag-init ng ating daigdig. Maliban lang sa energy use ay paano ba tinutugunan ng pamahalaan itong climate impacts. Dapat meron talagang national plan. For example, sea level rise. I believe there's no plan of the government to address sea level rise. Kung meron mang ginagawa, it's very local, very detached, walang national effort, policy at saka yung national plan to address on that. Yung usapin ng land use, no? Walang consistent na land use to address itong destruction of the environment, destruction of the forest, dahil marami mga policies is in conflict with each other. Yes sir. So it's Sir Ian, klaro ang inyong punto, no? Yung approach dito po sa problema ng mundo, sa pabago-bagong klima at ngayon nga po ay nagdudulot na, no? Klaro na po yung mga signals. Kailangan ng Pilipinas makiisa dito po nga sa malawakang planong ito. Pero sir, ang malungkot nga na balita dahil sa ngayon, lalo na bumabaksak itong mga planta ng kuryente, kinakailangan magtayo ng mga bagong planta at ang mga plantang ito, patatakbuhin pa rin po ng fossil fuel, no? Krudo, coal, etc. Ma'am, sir, basically po, itong inyong panawagan na ito, itong inyong gustong mangyari, land use natin, ito din pong problema nga natin sa pangangalaga po ng ating environment, concern ng DENR primarily. Kumusta naman ang inyong relasyon sa DENR sa isyong ito? Maraming beses na kaming naghingi ng meeting at dialogue mula nung umupo ang secretary, bagong secretary sa administration ngayon, ay hindi din kami binigyan pa ng panahon para makausap. Isa sana dito ay ang pag-raise namin sa isyu ng pagbibigay ng permit ng DENR sa pagtatayo ng mga fossil fuel plants, lalo na balak na i-expand yung paggamit ng fossil gas or yung tinatawag na liquefied natural gas. Maliban doon, yung usapin nga yung tinatawag nga, the government has always been using this, nationwide country approach ng pag-address ng climate change, lalo na sa usapin nga ng sea level rise, hindi talaga, hanggang ngayon hindi namin makikita. Sige po. So, ang malungkot lang ho dito, Sir Ian, na katotohanan sa buhay natin, lalo na ho sa ating bansa na hindi ho naman maunlad masyado, no? Developing country po tayo. Yung mga binabanggit po ninyo, ideal sa mga bansa
na mas mauunlad kasi sa atin ngayon, kulang tayo ng planta ng kuryente, ang planta mo pa rin ng kuryente, ay ganun pa rin. Yung pa rin nakakasama sa kalikasan. Pangalawa, yung sinasabi po ninyo, yung ating land use, no? Eh dapat dito, meron na tayong batas. Eh ang problema ho natin din, ito hong mga minahan na ito, nagbibigay doon ng trabaho, itong mga conversion na ho ng mga kagubatang, kabundukan natin sa mga subdivision, mga malls, etc. Ito po yung nangyayari. Mukha pong ang ating sinasabi ay ideal pero hindi ito nangyayari sa bansa. So ano po ang inyong imparting, ano po ang inyong babala sa atin lahat? And the fact also na hindi kayo pinakikinggan o hindi kayo gusto man lang sigurong kausapin ng sekretary po ng DENR kapag hindi po tayo kumilos dito po sa mga sinasabi po ninyo importanteng bagay. Actually, sa totoo dyan, Ted, ay malaking question na bakit ini-insist ng Department of Energy na magpatuloy mag-operate yung mga inefficient, no? I mean, for saying inefficient coal-fired power plants, no? Bakit siya inefficient? Because it's not functioning 100% or 80%, no? It's functioning low than below 60%. So inefficient siya, tapos gumagamit pa ng coal na ini-import, kaya mahal ang ating kuryente. O kaya ang panawagan na namin ay magkaroon na ng just and manage phase out ng coal. Just and manage, ibig sabihin, planuhin na yan. At dahil napaka-competitive na ng mga renewable energy, for example, Ted, no? May mga provinces na they're really into pushing renewable energy. Kagaya na meron kaming ginagawang partnership with the Albay government utilizing yung wind power ng Bicol region, napakalakas ng wind power ng Bicol region. It can generate, the whole Bicol region can generate 10 gigawatts of wind, no? Bakit hindi gagamitin ng gobyerno yan, ng ating pamahalaan? Mayroong geothermal, no? Bakit ang geothermal hindi lumalaki ang kaniyang share sa ating energy mix? Bakit lumalaki ang usapin nga ng share ng fossil fuel? Na yan ay hindi lang siya pinapatindi ang ating climate crisis, kundi lalo pang pinapamahal ang presyo ng kuryente. Ted, you're familiar na naghihingi na nga ang mga coal, may-ari ng mga coal plants, na luwagan yung policy ng outages. Kasi ang tindi na ng mga inefficiency, nagbe-breakdown yung mga planta na yan, and they would like that luluwagan yung policy ng outages pa kanila. Opo. Sige po. So, sir, ito nga po, ano ho kasi, di ba, simply said, political will po, di ba, ang kailangan dito ng gobyerno kung talaga pong gusto ho tayo mag-shift kahit na gradual sa tigil na sa paggamit po ng mga planta na hindi po nakakatulong dito po sa ating pong laban kontra ho sa climate change. Sa panghuli na lang po, sir, short answer please. What's your take on nuclear energy? Nuclear energy is a diversion towards yung ating path for renewable energy. Mm-hmm. At may mga bansa na nalalagay sa peligro sa paggamit ng nuclear energy. Mm-hmm. The Philippines is not prepared for that also. Okay, sige po. So sir, salamat po na marami at kaya ho kami tumawag sa inyo para lang ho natin maunawaan itong inyong paliwanag, ano ba itong climate emergency na ito at kung ano ho ang kahalagahan ng political will sa isyong ito. Sana po, sana pakinggan kayo ni Secretary Tony Yuloloysaga. Tsaka Ted, merong mobilization ngayon sa Mindiola. Asking the president to declare a national climate emergency lalo na napapatindi na ang epekto ng El Nino. Opo. Salamat po na marami, Ginoong Ian Rivera. Thank you, sir. Thank you. Siya po ang National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.